Nalilinisin na natin guys yung mga gilid niya para matanggal yung mga glue na natira. Pagkinamin ko guys yung bakal ng spatula para sigurado matatanggal kagad yung mga dumi-dumi kaya nito. Ayan. Subos kasi matanggal kaysa yung plastic na spatula yung ginagamit natin. Ayan. Then once na okay na guys yung ating kakabit naman natin ito. So oops, ito ay dito natin siya kakabit dito. Ayan. Yun ito, lalagyan din natin yung punggulo para makapit natin siya dito. Ayan. Then of course, next na natin guys is itong ating okay, so lalagyan na natin ng glue. Ang ginagawa ko guys, pag hindi sa case ko ako naglalagay, so dito ko siya nilalagyan sa LCD para makapit. Pero usually kasi kapag ka sa LCD, so sobrang kapit naman, hindi na natin matatanggal yan. Kaya minsan nakakapagdaro nyo, so kapag dito natin sa LCD nilalagyan.
Mas na sure na tayo guys, so lalagyan natin to. So once na makabit nyo na guys yung LCD, so tatry nyo na din niya kung working yung touch niya. Then para nyo before nyo ilock, so pabibahin nyo lagyan ng elastiko, so dapat working na yung ating LCD. May natin sya lalagyan ng elastiko. So try nga natin ngayon kung working na yung ating LCD. So para di pa natin lagyan ng elastiko. So yun. Okay guys, so gumagana yung touch. And then try naman natin yung numbers kung gumagana. So okay na siya guys. So gumagana na. Ayan. Yan, okay. Okay, so pwede na natin siya lagyan ng elastiko. Ayun guys, basta gumagana naman, so pwede natin itong lagyan ng elastiko kasi working na siya. Ayan, so working na siya. Lalagyan na natin ng elastiko, so may mga nakaready na tayo dito. Ito yung mga elastiko natin pwede magamit. Then may mga LCD clip na rin tayo para makapag-put ng some pressure doon sa ating LCD para mas kumapit yung locate. Then, panoodin nyo, kakabit na natin. Ang gagawin pala natin, so patayin muna natin. And then balik na natin lahat ng dapat natin ibalik para yung mga tornilyo niya tsaka yung casing niya kapag nilagyan natin last week is mas okay na yung phone, so mas matibay na siya, hindi na siya magkakameran pa ng defect. So balik na natin to ating charging board cover. Then of course yung warranty sticker natin, so ikakabit natin yan. So ito para lang dito sa umpisa, and then lalagyan pa natin mamaya dito yan, okay?
Next, of course, itong ating cover ng fingerprints. Ibabalik na rin natin yan. Ayan, so, ayan, okay na. And then, siyempre, huwag natin kakalimutan yung ating warranty sticker. Ayan. Kapag okay na, so pwede na natin lock yung ating case or yung pinaka-cover niya. Ayan. And kapag may ganitong kawang gasoy, yan, medyo may parang kawang siya. So, hindi natin alam kung bakit nagkaganan. So, pwede nyo yung lagyan ng glue. Ayan. Pwede nyo lagyan ng glue para pumasok doon sa loob. Then, ano natin siya ng nito. So, para pumasok siya doon sa loob. So, yan. Mas maganda sana kung yung parang glue tubig para pasok na pasok talaga doon sa loob. Dahil wala tayo, no? So, pagtsagan na lang muna natin ito. Yan yung SIM card natin. So, SIM card 3, charging SIM card. So, pwede natin siyang ikabit. Or ibalik sa kanyang ilagay yan. Yeah. Next, so saka natin siya pwede na lagyan ng rubber band. So guys, okay na. So, napatayo na natin siya. And then, tanggalin na natin yung LCD clip niya. So, yung mga rubber band. So yan, tetest na natin yung LCD niya. So touch, okay. And then, so working. Ayan, so okay. So guys, nakita nyo naman, so working na yung phone natin. Ayan, so lahat gumagana na. And then, okay na, nakapit na natin yung LCD. So, pwede na natin pakuha sa customer natin. Okay, so yan, pinokay na yung ating cellphone na. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.